Meron po akong gustong i-share sa inyo. Dahil alam ko pong marami sa inyo ang mga empleyado nagtatrabaho sa gobyerno, sa pribadong sektor. At we can say with certainty na paminsan-minsan ay we commit mistakes, meron pong pagkakamali. At siyempre, itatama tayo ng ating mga boss, di po ba? Na mga employers. At say for example, dalawa kayong empleyado na nagkamali. Meron kayong ginawa na hindi na ayon dun sa regulation, dun sa policy ng company. Ikaw at ang iyong kasama. At ikaw ay tinawag and you are being reprimanded. Ano? Ikaw ay nakarinig ng pangaral. Dahil sa ginawa mo na yon ay sinabihan ka. Ngunit nalaman mo na ikaw lang ang sinabihan. Yung kasama mo, hindi siya pinagalitan. Ano ba isipin mo? Mas favorite kaya yung hindi pinagalitan at ikaw ay hindi? Think about it. Alam niyo po ba na ang correction, ang ibig po sabihin niyan, ay gusto ka pang kasama? They value you in that place, kaya nga sinabihan ka. They want you to be corrected. Pero kung wala ng correction, it only means one thing. Hindi ka na mahalaga sa kanila. Okay? Kaya kung ikaw ay nagkamali sa iyong trabaho at ikaw ay nireprimand, when you are being given correction, value it. Pahalagahan mo. Dahil pinapakita lamang nila, mahalaga ka sa amin, kaya gusto ka namin itama. Kung wala na silang pagmamahal sa iyo, hindi ka na nila itatama. And one of these days, mawawala ka na sa trabaho mo. Mawawala ka na sa kumpanya. So when you are, when you have committed something wrong and you are corrected, thank the person giving correction. Magpasalamat ka. Sabi mo, salamat at itatama mo ako. Salamat. At kinikilala po natin, sometimes we commit mistakes. The good thing is, we must be teachable. Dapat po tayong paturuan.